Hello guys! Welcome sa aking YouTube channel. Kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like and click the notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos. Hello guys, sabasahin ko po sa inyo ang mga nakasulat sa Bible sa aklat ng Genesis, ang tungkol sa halamanan ng Eden. Nang nilikha ni Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hininga na sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay si Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon din nala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakakalugod sa paningin at masarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Umago sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahati sa apat na sanga. Ang una ay tinawag na pison at ito'y umago sa lupain ng habila at lantay na ang ganito, ginto roon at marami ang bidulyo at batong unais. Ang ikatatkalawang sanga ng ilog ay tinatawag na manggihon. At umago sa lupain ng Etopia at Tigris naman ang tinawag sa ikatlong sanga. At umagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ay kaapat na sanga ay ang Euphrates. Nilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, mamatay ka kapag kumain ka niyon. Tapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumika siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Nilapit sa tao at pinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hay. Maging maamo o mahilap, ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ni Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom. Ang laman sa tapat niyon, ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas narito ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae, siyang itatawag sa kahiniya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y magiging isa, kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya. Yan po ang nakasulat sa aklat ng Genesis, ang tungkol sa halamanan ng Eden. Thank you Lord, thank you so much.
Salamat po sa pakikinig. Bye!